Okay, ngayon mga kamundo, magluluto naman tayo ng isda. Magpiprito tayo ng isda na ito. Dorado. Yun. Yan, dorado. So, minarinate ko muna ng tubig dahil tubig na may asin. Dahil ito'y prosin. Dorado. Pipirtuhin natin ito. Yun. Kailangan lagyan ng pampalasa dahil ipiprusin saka hindi na siguro ito masyadong presko dahil pag mga malalaking isda natural medyo matagal-tagal na yan sa huli saka tinatanong mo yung mga labasiro, saan galing ito? Sasabihin, ginseng, kung tuna. Kung lapu-lapu, sasabihin, giwan. Ako iba. Pag tinanong nga, saan galing ito? Sabi ko sa dagat. Simple saan pa man. Tanong, simpleng sagot, saan galing? Sa dagat. Yung labasero, sabihin, saan galing ito? Yung tuna, sa ginsan. Yung lapu-lapu naman, sa giwan. Hindi. Parang saan, sa dagat. Mula sa dagat. Okay, biro lang mga labasero. Huwag kayong magalit mga labasero. Katawa lang. Ito na pala yung inatahang kalabasa. Yun. Nalagyan ko ng sibuyas, dilaw, daanong dilaw, na, saka luya, sinigit na luya. Saka ito din yung kamuting kahoy. Yun. Balik tayo dito sa prito.
talaga pag mainit yung bisita. Hindi dumidikit. Lagyan natin mga kamundo ng asukal. Kasi may gata ito. Yan. Tinit lang. Balik. Nakasan natin ang ipoy. Balik tara natin. Tingnan mo pala. Malapit na maluto. Sigurado na isda, yung tawag sa iba, may mahi. Pag sa Tagalog, may mahi. Ayun, ang ulit yata yung may mahi. Sigurado pag sa Tagalog, malapad ito, mahabad na halapad. Medyo yellow green yung color.
banda sa ibaba. Ang malalim ito yung isda na ito, hindi pwede sa tabi-tabi. Kaya, pag nahuli, bago mapunta sa pagkainan, ay matagal muna makarating. So, hindi na tayo makasabilo. Restless one. Doon pa lang sa dagat. Nakababad na sa ay. Nahuli. Okay. Alam mo na mga kamundo. Okay, salamat.